Kumukulo-kulo pa yung cheese, oh. Yung masarap. Yung creaminess plus yung tender ng chicken. Meron. Meron pang mozzarella cheese. So eto brother, ready na to. Yo! Isang napakagandang araw mga ka-brother. Yeah, isang napakagandang araw mga ka-brother. Si ka-brother John. Si ka-brother John. Ngayong araw mga ka-brother, gagawa tayo ng cheesy fried chicken. Yun! Cheesy fried chicken, ha? Namiss na namin ni brother magluto ng fried chicken. Kaya huwag niyong skip yung video to mga ka-brother. Simulan na natin to brother G. Let's G! Meron na tayo dito naka-ready mga ka-brother na beautiful breast. Brother. Breast. Hindi ko alam brother but may breast yung manok. Eh wala nang breast. Saka walang dede brother. Ba't tinawag na breast? Pero eto yung mga breast natin mga ka-brother. Dinibone na natin yan. Nilinis na natin. So ang unang gagawin natin dito mga ka-brother syempre hihiwain muna natin ng kahit sa gitna lang. Eto yung tenders niya o yung pinakamalambot na parte ng pitsyo ng manok. Isasama natin yan, brother. So, hiwain muna natin to. Yan. Bale, ganito yung magiging itsura niya, mga ka-brother. So, magiging ano siya? Magiging balabay. Oo, oh, butterfly siya. Parang butterfly siya. Yan mga ka-brother. Ngayon, ang gagawin natin dito mga ka-brother, dahil breast nga yan, syempre, ilalagay natin sa gatas. Yun, pumasok pa yun ha. Pumasok pa yun brother. Syempre, pag may breast, may gatas yan. Ilalagay natin. Kumbaga, dito natin siya imamarinate mga ka-brother, maglalagay din tayo ng pickle juice. Pickle juice lang. So, imamarinate natin to mga ka-brother at least 2 oras. Ang ginagawa lang natin dito mga ka-brother para mas lalong maging malambot yung ating manok at the same time magkaroon na siya ng masarap na lasa. So, itabi muna natin to, bigyan natin ng 2 oras. Habang hinihintay natin mamarinate yung chicken natin mga ka-brother, gagawa na tayo ng dry butter. So, una, harina muna. Maglalagay din tayo ng cornstarch. Asin, paminta, Spanish paprika, cayenne, yan, okay na yan. Onion powder, yan, medyo dagdagan natin to mga ka-brother. Last, lalagyan natin ng garlic powder. Medyo maangin ngayon brother ah. Maangin brother, sobrang maangin. Kaya yung mga seasoning na lumilipad lang oh. Yan, ang gagawin lang natin dito mga ka-brother, halu-haluin lang natin yan. Tapos dito natin ilalagay mamaya yung mga na-marinate natin chicken. Ito yung magsisilbing pampalasa sa chicken breast natin. At least dry butter pa lang, may lasa natin. Oo, brother. Dito talaga yung lasa niya mga ka-brother sa dry butter. So, hintayin muna natin ma-marinate yun mga ka-brother. Painitin muna natin yung mantika natin. Tapos, salang na tayo mga. After 2 hours mga ka-brother, okay na yung chicken natin. So, maghihiwa na lang ako dito brother ng cheese. Kasi lalagyan natin yung cheese siya mga ka-brother. Yung day lang kaya hiniwa natin pa butterfly kasi ipapalaman natin yan. Oh. Yung pala yung day lang. Brother. Yun yung day lang no brother. Kaya hiniwa natin yung breast. Yan. Ano bang hiwa nito? Siguro, haba-haba na lang. Ready na yung chicken natin mga ka-brother. So, i-assemble na natin to. So, ang plano namin ni brother is lalagyan namin ng cheese sa loob yan. Parang kahit isa na lang brother ha. Wait na yan brother. Okay na to. Tapos, yan. Sasarado lang natin na ganyan mga ka-brother.
lalagyan lang natin ng improvised stick na ginawa namin ni brother. Yan. Para hindi lang makawala yung cheese. Kasi pag ganun natin, pag pirito, pag pirito baka bumukadkad. Pero sana hindi ito bumukadkad, mga kabrother. Yan. Tapos ilalagay natin sa ginawa nating dry batter. Sa paglalagay ng dry batter, mga kabrother, dapat ini-squeeze nyo siya. Ganyan. Yan. Okay na yan, mga kabrother. Ngayon, isasalang na natin sa mainit na mantika natin. Yan. Nga pala, brother. Kapon, habang nagbabasa kami ng comment ni brother, may nag-comment na isa sa mga nanay naka-brother natin dyan. Yung anak daw niya umiiyak, brother. Bakit umiiyak, brother? Akala kasi niya, nag-expect siya na yung lalabas si Slap Bay, kaso tayo lumabas. Na-disappoint ata niya, hindi si Slap Bay, brother. Parang na-disappoint siya sa atin, pero sa mga ka-brother, abangan niyo si Slap Bay, kausap na namin siya, baka gagawa siya ng part 4. Yun. Yun nasa ngayon eh, nasa Alaska ata sa brother. Nagano siya out of town. Ito, mga ka-brother, dalawa muna. Yan. Hayaan lang natin maluto yan. After nasa 10 minutes, mga ka-brother, okay na yung ating fried chicken. Kumukulo-kulo pa yung cheese, oh. Yan yung masarap. Isasalang pa natin yung second batch natin, mga ka-brother. Okay na to, mga ka-brother. So alam mo na yung kasunod yan. Baka na, brother. Baka na tayo, mga ka-brother. Excited na ako. Yung mga cheese niya, mga ka-brother. Oh, lumalabas yung mga cheese. Ito na, mga ka-brother. Ready na yung ginawa nating cheesy fried chicken. Fried chicken. Yun, lumalabas na yung cheese. Tsaka ang ganda ng tsura, brother. Golden brown siya. Tsaka syempre, meron yung ano dito. Garlic mayo. Nilagay na lang namin sa likod, mga ka-brother. Pero bago tayo mag-start, Pray muna tayo. Thank you, Lord, sa napakasarap na pagkain ito. Lord, bless this food, Lord. In Jesus' name, pray. Amen, amen. Amen. Whew! Kanina pa ako excited. You know? Tsaka ang ganda ng pagkaadali ng fried chicken na to, brother. Oh. May ano siya, may tawag dito? May crust. Ang oh, yung crust, yun, no? Sausaw natin sa mayo. Cheers. Kain po. Sarap. Yung chicken niya napaka-tender. Tamang-tama lang yung pagkaluto niya, brother. Pati yung cheese pa sa loob, yung creaminess plus yung tender ng chicken. Meron. Meron pang mozzarella cheese. Sarap. Mayo. Sobrang juicy, oh. Napatak pa. Yung chicken niya, sobrang lambot. Tapos yung mga pampalasang nilagay pa natin, yung pa yung nagbibigay sarap sa yung mga garlic powder, onion powder. Parang kumakain ng burger pero yung patty mo chicken. Tapos meron cheese sa loob. Ang sarap. Yung mozzarella parang nga sa pizza. Lalo yung pag-ano niya, brother. Prop. Yung lasa niya, yung creaminess niya yun. Panalo-panalo. Cheers muna tayo, brother. Tubig muna. Sarap. Ayun na. Wala tayong kanin ngayon, mga brother, kasi medyo mabigat sa tiyan to. Ano? Cheese? No, yung... Yun. Pag ginanyan mo siya. Kain po. Sarap. Ang gusto ko yung brother niya. Napakalasa. Tsaka sobrang light. Sobrang light ng lutong. Grabe.
Ito, brother, pwede to ano. Perfect pang merienda lang. Hmm, merienda, pwede. Hmm. Tsaka pang snack, ganun. Pang movie marathon, pwede. Ulam, pwede rin. Hmm. Uulitin ko to sa bahay, mga kabrother. Ayaw naman, brother. Sigurado magugustuhan ng mga chikiting ko to. Sina AJ at aking magugustuhan nila to. Sarap po. Pati yung... Yung natin, yung garlic mayo. Naubos na din. Naubos na. Sarap. Ano lang po yan? Garlic, tsaka mayo, konting paminta, tsaka asin. Yun. Hmm. Sarap. Nakakabusog din siya kasi, mga kabrother. Yung dalawang breast, medyo mabigat din yon. Nabigat sa cham. Kaya kahit wala nang kalin, okay na. Mm. Sarap. Ito mga kabrother ah. Pwede nyo try ito. Mura lang naman yung breast chicken. Mm. Tapos cheese lang. Tapos sa mga nagda-diet, pwede rin ito. Kasi pwede. Walang carbs. Protein lang ito, brother. Mm. Slap, bae. Nanawagan kami sa'yo. May mga napapayak ka ng bata. Nahanap ka na. Nahanap ka na. Magpakita ka na. Magparamdam ka. Nasaan ka lang, Slap Bay? Pero abangan natin siya. Malay nyo, mga kabrother. Magawa siya ng part 4. Malay nyo, di ba? Mm. Yung boss. Alam na alam yung napakasarap, mga kabrother, kasi simot talaga. Cheers tayo. Tsaka ngayon wala tayong kasama kaya okay lang naubusin natin. Okay lang naubusin. Kasi kami lang ngayon dalawa ni brother nagsushoot. Walang cameraman, walang kahit na sino. Kumbaga kami lang talagang dalawa dito literal sa lawak ng bukid na to. Pero eto mga kabrother, try nyo. Highly recommended. Inire-recommend namin to sa inyo mga kabrother. Mag-e-enjoy kayo. Pwede pang bata, pang matanda. Kahit anong edad, pwede to. Totoo yan. Ang sarap, grabe. Pero siguro hanggang dito na lang mga kabrother. Sana nag-enjoy kayo sa episode na to mga kabrother. Nuulit ko, highly recommended. Subukan talagang ubos. Sobrang sarap. Sa mga kabrother pala na gustong pa-shoutout, i-comment nyo lang po. Name, location, tapos hashtag Kalina Brothers. Hashtag kabrothers. Siguro hanggang dito lang mga kabrother. Maraming salamat sa laging pagsuporta. Maraming salamat po. Ingat kayo and God bless.